Nakatugma ma ba ang salitang tubig at candy? Hindi po. Dahil ang candy ay nagtatapos sa letrang I. At ang tubig ay nagtatapos sa letrang G. Ang letrang I ay patinig o katinig? Patinig. Patinig. Ang letrang G, katinig o patinig? Patinig. Ibig sabihin mga bata, sila ay makatugma ba o hindi? Hindi po. Okay, lagi niyo tatandaan mga bata na ang mga salitang magkakatugma ay dapat na merong tugma pagdating sa tunog ng mga pantig nito. Kaya kanina ang salitang aaningin at pagtatanim ay maaari din natin sabihin salitang magkatugma dahil sila ay nagtugma sa anong patinig? Letrang A! Letrang A! Ang tunog ng pagtatanim at aaningin ay parehong magkatunog. Magkatunog o magkatugma. Ang salitang tubig, mga bata, at ang kapares nitong candy ay hindi magkatugma sapagkat sila ay hindi magkapareho ng pantig. Okay. Ang pantig, okay, ang ikalawang pantig ng salitang tubig ay nagtatapos sa letrang G. Samantalang ang candy ay nagtatapos sa letrang I. Magkatunog ba ang G at I? Hindi. Ano nga ulit ang tunog ng letrang I? E. Ang tunog ng letrang G? Good. So, ibig sabihin, hindi sila magkatugma at hindi sila rin magkatugma. Ano sa'yo mga bata? Naiintindihan ba mga bata ang ating aralin ngayong araw na ito? Yes, opo, teacher. Okay. Ngayon mga bata, mayroon pa bang mga katanungan patungkol sa ating aralin? Wala na tayo. Okay, at dahil dyan, magkakaroon tayo ng isang pangkatang laro. Ang laro nito ay pinamagatan natin Community Quiz. Okay. Batid sa mga pangkat na mayroon kanina, kayo ay hinati ko sa dalawa. Ito ang magsisilbing scoreboard ng unang pangkat at ng ikalawang pangkat. Para sa ating direksyon, sino ang nais bumasa ng number one? Yes, Connie? Tutukuyin ang bawat pangkat ang mga salita na bumuo sa pares ng salitang magkatugma. Okay, at para naman sa ikalawang bilang, yes, Jonelyn? Mayroon lamang 50 segundo ang bawat pangkat upang tukuyin ito. At pagkatapos ay itaas ito ang kanilang mga letra ng sagot. Okay, at para naman sa ikahuling bilang, yes, Emil? Ang bawat tamang sagot ay mayroong 1 puntos para sa grupo. Okay, ngayon mga bata ay bibigyan ko ang bawat pangkat ng kanilang mga letter words. Ang inyo lamang gagawin ay itataas ang mga ito pagkatapos ng 50 segundo. Okay, ito ay pagkatapos ng 15 na segundo o 15 segundo mga bata. Okay, inyo lamang gagawin ay hahanapin ninyo ang kaparehan. Ibig sabihin, ibibigay ni teacher ang unang salita at hahanapin ninyo ang ikalawang salita. Ah, okay, handa na ba ang lahat mga bata? Opo! At para sa unang bilang. Ang katugma ng salitang mansanas, ito ay ang letra
is? Is. Dalawa at tatlong puntos para sa ikalawang pangkat. Okay. Ngayon mga bata, ito ay ang salitang kamatis at ma-is. Basahin nga ulit ng lahat. Kamatis. Ma-is. Makatugma ba ang dalawang salita? Oo! Okay. At para naman sa ika-apat na bilang. Ang tulang ito ay pinamagatang
pagkatan natin ang bata Manuso. Ngayon mga bata, ito ay binubuo ng dalawang taluktod. Para sa unang taluktod, nais kong basahin ito ng unang pangkat. Okay, yan lang muna. At para naman sa ikalawang, sa unang taluktod yan. At para naman sa ikalawang taluktod, ay nais kong basahin ito ng ikalawang pangkat. Bibigyan ko lamang ang bawat pangkat mga bata ng dalawang minuto. Ang inyo lamang gagawin ay mag-iensayo sa pagbabasa ng tula. At pagkatapos niyon ay sasagutin ninyo ang katanungan. Alin ba ang mga salita sa bawat sapnong ang mayroong magkaparehong tunog o magkatugma? Mayroon kayong dalawang kasagutan na maaari ninyong isulat sa ating patlang. Naiintindihan ba yun mga bata? Opo! Okay, para sa oras, okay, bago magsimula ang lahat mga bata, ayan, meron tayong pamantayan na sinusundan. Para sa unang pamantayan, sino ang nais na bumasa? Yes, Emil? Score 5 description. Naisagawa ng tama ang gawain. Accuracy. Ang pangkat ay naisagawa ng tama ang gawain. Base sa panuto at nagpakita ng tama ang kasagutan. Okay, at para naman sa ikalawang pamantayan, yes, Tony? Score 5 description. Collaboration o collaboration. Ang lahat ng miyembro ng pangkat ay nagpapakita ng pakikipagtulungan sa gawain. Okay, maraming salamat. At para naman sa ikatlo, yes, Jonaline? Simula sa pagbati o pagsabi na magandang umaga po aking mga kamag-aral, narito po ang aming presentasyon. At ito ay susundan ng pagbabasa ninyo ng sabay-sabay at ng malakas na tula. At pagkatapos niyon ay sasagutan ninyo ang katanungan na nasa inyong mga sagutang tape. At para naman sa ikahuli, ako na lamang ang babasa. Kailangan na matapos ninyo ito sa itinakdang oras. Ibig sabihin, kayo lamang ay bibigyan ko ng dalawang minuto para sa pag-iensayo at bilang isang grupo at pangkat, magtulungan po ang bawat isa sa pagsagot ng dalawang pares ng salitang magkatugma. Naiintindihan ba ang mga bata ating pamantayan? Opo! Okay, ang inyong dalawang minuto ay magsisimula na. Magtulungan ang bawat isa sa kani-kanilang mga pangkat. Ayan.
bumati sa inyong mga kamag-aral at sa inyong guro at pagkatapos ay basahin at basahin ang inyong kasagutan kasama ang pula. Mga teacher, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa inyong mga kamag-aral. Kami po ang unang grupo. Ito po ang napunta sa aming talugtog ng tula, ang ikauna. Ang batang malusog. Ang batang malusog ay batang masaya. Katawan ay malakas at laging masigla. Malinis lagi ang buong katawan, malayo sa sakit, malusog kailanman. Okay, at para naman sa inyong mga bata, okay, tingnan ang ating television para sa unang sakno, unang tangkat. Ano ang dalawang salita na pagkatugma? Teacher, sagot po namin, masaya at masigla po. Okay, tama. At para naman sa ikalawang sakno? Teacher, ang sagot po namin ay katawan at kailanman. Okay, at itignan kung ito ay pawang tama. Okay, ngayon, tama kasagutan ng unang pangkat. Maaari na bumalik sa inyong mga upuan. Okay, ikalawang pangkat. Maaari niyo bang bigyan ang gusto o nais ng unang pangkat ng club? Ano ang nais na club ng unang pangkat? Okay, ikalawang pangkat. Maaari niyo bang bigyan ng cardio club ang unang pangkat? Bumati sa iyong mga kamag-aral, guro at basahin ang inyong pula. Sige po. Magandang umaga po, mga kamag-aral. Magandang umaga po, guro. Kami po ang ikalawang pangkat. Ito po yung ikalawang paruntod ng tulang ang batang malusog. Gulay at prutas ay laging baon sa eskwela. Pagkain pampalakas, kahit murang-mura. Ang batang malusog ay yaman ng bayan. Ipagpatuloy mo ang magandang masimulan. Okay, ikalawang pangkat. Ako ay mayroong katanungan. Bakit sa unang saknong ng ikalawang paluntod, ano ang mga salitang nagkatugma? Guro, yung ano po? Eskwela at murang-mura. Okay, tapos po, prutas, pampalakas. Mahusay! Dahil ang mga salitang ito ay magkakatug. Ma! At para naman sa ikalawang saknong. Yung ano po? Bayan, saka na simulan. Okay, ating titingnan. Tama! Ang kasagutan ng ikalawang pangkat na mayroong pares ng prutas at pampalakas, kasabay ng eskwela at murang-mura, at ang ikatlo ay ang bayan at masimulan ay mga halimbawa ng salitang magkatugma. Okay, ikalawang pangkat, kaya mo balik sa inyong buhay. Ano ang gusto at nais na club ng ikalawang pangkat? Ano po? Yung excellent club nito, yung excellent. Okay, so unang pangkat, alam niyo ba kung ano ang club na excellent club? Alam niyo yun! Okay, Connie, maaari mo bang ipakita sa kanila ang club na ito? Teacher, ano ang club na lang po pala? Okay, so... Excellent club na lang, Tuturuan mo na lang si Ine. Sige, Jolene, maaari mo bang ipakita sa iyong mga kasama sa pangkat kung ano nga ba ang club na ito? Ibig ganito lang yun, isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, ninyo ng excellent club ang ikalawang pangkat. Isa, tatlo, isa, dalawa, tatlo. Ayan, mahusay. Unang pangkat at ikalawang pangkat. Base sa inyong mga ipinakita, presentasyon ng mga tula at katanungan, okay kayo ay mayroong matatanggap na puntos. Ang unang pangkat at ang ikalawang pangkat ay mayroong parehong 20 puntos. Nagkakapareho ng tunog ng
huling pantig o huling titig. Okay, ito ay nagkapareho sa pantig na taas. Ito naman ay la. Yes, Emil? Mari mo ba ito sabihin? Teacher. Dilim at lihim. Okay, dilim at lihim. Ang kasagutan ni Emil ay dilim at lihim. Sapagkat ito ay nagtatapos sa aling pantig. Lihim. Ito ay mayroong titig. Ay. Nagtatapos sa titig. Maaari mo ba ito isulat, Tony, dito sa ating pisara? Teacher, ako sunod. Okay, Jonalyn. Para sa ikatlong nila. Thank you, Tony. Muli mga bata, okay, paalam!